Good morning, good afternoon, good evening. This is Alex Rubens with Hashtag Oxlan Channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, sweet soap now. This is really the perfect time to subscribe and to join our family. We are now officially 7,521 subscribers, guys. Thank you so much. God bless you all. So please continue sharing. Please keep on subscribing. And please keep on helping this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, ano po natin? Pagsama po natin today, ayun kay Apollo. So, ako, ang tagal na po nito. Ano? Di nyo pala kaya si Kibuloy eh. Di nyo ba kaya si Kibuloy? Yan ang ating katanungan sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi sinabi na rin po natin dito na mauhuli na po siya sa mga ano actuations, gestures ng gobyerno ng Pilipinas, no? The NPI, ng PNP, ng Senate Sergeant of Arms, pinuntahan na yan, ginalugad na, statement ng regional director, naka-birthday pa ni Pastor Apollo Kibuloy, na minsan daw in the past, nagsiselebrate siya together with Pastor Apollo Kibuloy. Oh. Pero wala daw kinalaman yun sa trabaho niya. Pero until now, wala pa po. Di pa po na nauhuli. No? Eh ngayon, nagbigay ng statement si dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi daw niya kinakandong at hindi naman daw niya prinoprotektahan at sinusuportahan si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pagkakandong. Sabi pa nga niya, minsan natutulog daw siya sa mga compound at saka sa mansyon. Marami daw siyang ano, no? Marami daw bahay ito, no? Si Pastor Apollo Kibuloy, puntahan niyo doon, no? Pinuntahan, wala naman doon. Nasaan po ba siya? Pumunta pa sa kingdom, no? Sa opisina, etc. So, nasaan po ba siya? Baka nililigaw kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Eh, di ba, nag-birthday pa nga. Birthday niya kahapon, eh, no? 25, April 25. Eh, sana nga yung ano, no, kingdom, ano kaya nangyari daw sa kingdom inauguration? Kasi supposedly, inauguration yun, eh. Inauguration yon kahapon. Pero ano kaya nangyari, no? Yun. Di po natin alam. No? 75,000 po yun, eh, no? Sabi nga, di ba? Pero, inaugurate sana ng April 25 sa birthday. Eh, pero, anong nangyari? Hindi po natin alam kung anong nangyari doon. Ha? So, mas malaki yan. Pinakamalaki yan sa buong mundo. Yung Pastor Apollo Kibuloy Kingdom na yan. No? Eh, sabi po ng Department of Justice na pinapangunahan ni dating congressman, dating governor, Poying Remulla na ngayon ay Department of Justice Secretary, na sinabi ni Maharlika in the past na mamamatay na ito, na para fake news naman ang binabalita ni Maharlika. Eh, buhay na buhay at talaga namang active na active si Secretary Poying Remulla. Sabi ng Department of Justice, si Pastor Apollo Kibuloy na kinukonsider na wanted ng FBI, wanted ng Pilipinas, fugitive na po yan si Pastor Apollo Kibuloy. O si Apollo Kibuloy, ang sabi po ng Department of Justice, ay nandito pa sa bansang Pilipinas. Ang sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nasa Davao pa siya, dun siya sa mga mansyon niya. Ganun po yun. No? Now, ayan, no? So yung Justice Department as the Supreme Court for the transfer of Kibuloy's sexual and child abuse case from Davao City to Metro Manila. Ayan yung child abuse. Ah, ba't kaya ganun? Hindi pa available to. Pero yung human trafficking dun sa Pasig ay non-available. Oh. Kung magkaganun po, no? Kung mangyari po yan, ay makukulong po si Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail. No? Kasama niya yung mga ordinaryong kriminal. Yung mga kriminal to, no? Ako, kakatakot. Yun, si Pastor Apollo Kibuloy. O kaya sa NBI, baka sa NBI dito, no? Pwedeng makulong to sa NBI, si Pastor Apollo Kibuloy, no? So, embattled ito, no? Ang daming kaso, no? Ang dami pong kaso nito. Baka po later on, pag nagkaanuhan, ano pa yan, pwedeng si Pastor Apollo Kibuloy ay pwedeng ma-extradite sa US, no? So, in dollars po yung ano, okay? Ayun. Now, ayun, nasa bansa Pilipinas pa daw po, sabi ng DOJ, no, April 25. Birthday niya po kahapon, eh, no? So, maganda sana, no? Kung kunwari, habang nagbe-birthday si Pastor Apollo Kibuloy, dinakip, no? O kaya nagpa-press conference. Ang maganda dyan, magpa-press conference si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at isusuko niya, no? O isusuko niya ito sa mga kapulisan, no?
O parang gano'n, no? Biglang, yun. So the respondent of, or the accused has to submit his person to the court of the court for the court to be able to assert his jurisdiction and to subject him to other processes under the law. Yan, sabi ni Assistant Secretary Clavano ng Department of Justice. Kaya nga kailangan dapat siyang sumuko. Pero alam mo, strategy to yung ng gobyerno, you know? Akala nila, susuko siya sa non-bailable kasi non-bailable, ay, susuko siya sa bailable para makapag-piatso siya. Pero pag nag-piatso siya doon, ay, huli na siya ng Sergeant of Arms, nadaling siya sa Senado. O, pagdating sa Senado, pwedeng lumabas na kasi yung ano eh, warrant of arrest sa Pasig eh. Pag hindi lumabas yun, dahil nandun na siya sa Senado, lalabas yun ngayon, huliin siya doon, kukulong siya doon, tapos biglang anong FBI, pwede na siya mahuli. Eh, pero alam lahat ito ni Pastor Apollo Kibulo, eh, alam mo naman, son of God. Yan, son of God siya, according to him, appointed son of God. Yan, pero ano po, recently, nagbago yung statement na yun, eh, no? Sabi niya, siya, son of God, tayo rin daw, son of God. Okay? Yan. So, nag-file din ang prosecutor ng ano, no? Issuance of hold of departure order. Kada mahalaga yan. Pero sabi naman nila, nasa bansa Pilipinas pa naman to. Remember, may mga jet ski yan. Eh? May mga jet yan, may mga aeroplano yan, may helicopter yan. So, from one point to another, pwede po siya. Pero, ang maganda nga dyan, maghabulan sila sa ere, malay mo. Pupunta sa Quezon City yan, malay mo, nasa Metro Manila, nasa Laguna, etc. Sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas, malay mo, nandoon. Kaya nga naman, maganda rin kung ano, maganda rin po kung maghabulan no sa ere, magandang ano yan, parang ano, no, oh, yun. Tapos, yun, daming kaso, no? So, in past cases, the Supreme Court said each DOs which prevent a person from leaving the country are issued only in criminal cases within the exclusive jurisdiction of the trial courts. So, the issuance of an HTO is also standard practice for the prosecution to ensure that the accused will remain the country to face his or her case. Pero bakit naman? Yung ibang mga kaso, di ba? Si Lacson, for example, nakalabas naman yan ng ibang bansa, di ba? Kaya, parang namimili din ako siya. Okay? So, yun. For his alleged abuses, Kibuloy faced several cases locally and abroad. Daming kaso niya, no? So, sa US at saka dito sa bansa. No? So, yung embattled preacher natin, si Pastor Apollo Kibuloy, faces two warrants of arrest from Philippine courts from Davao City. Yung sexual and child abuse natin, non-bailable yun, ha? Sexual, ba't kaya gano'n, no? And then, human trafficking case pending in Pasig City, yun yung ano, non-bailable, no? Kaya nga sinasabi natin, no? Aside from local cases, Kibuloy is also wanted in the United States for sexual trafficking. Well, mahilig sa sex to, ha? Allegedly. He was indicted by a federal grand jury in the U.S. District Court in Santa Ana, California in 2021. Matagal na, no? 3 years na. So, and landed on the U.S. Federal Bureau of Investigation's most wanted list. So, wanted ito, no? Talagang, kung ano nga, no? Number, anyway. On top of this, the Senate also has ordered yung kaya no, no? Risa Ontiveros, no? Yung under yung Committee ng Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yan. Tapos, ano pa, no? Recently, inalis na sa kanya, nirevoke na sa kanya yung mga guns licenses niya, no? So, dapat, isa uli niya ito ng, ano, 90 days, no? Ano to eh, ang mga firearms niya, 19 firearms daw, worth $41 million or $2.3 million. Naku, grabe, gagastos ka dun, no? $2.3 million. Bakit? Bakit ka ano ka, pastor ka eh, no? Pastor ka, pari ka, o ano, bakit? Ha? Nakuha niyo po ba? No? Ministro ka, pastor, bakit may baril ka? Ba't kailangan mo ng baril? Eto sa bodyguard mo na lang, ba't ikaw may baril? Ano yun? Diba? O, totoo pala may baril siya. Okay? So, sabi, supposed to allow them to transfer the case in Davao to Metro Manila. Yan. Ayan, just we transfer the cases from Davao City to Pasig City so the same team of prosecutors may be able to prosecute both cases together. Yan. So, ita-transfer yan sa Pasig. So, malamang sa malamang, makukulong yan sa Pasig City Jail, no? Under kay Mayor Vico Soto, no? Ngayon, baka ano to, ha? Bantayan po natin, baka biglang ito si Vico Soto, biglang ano, no? Sabihin, sumama sa pag-aresto, pero baka hindi naman niya gawin. Okay, so, ayun, no? So, sabi ni Ting Gismundo, Ting said Gismundo early referred Ramul's request to OCA for evaluation report and recommendation. In other words, the SC has yet to decide on DA
DOJ's request. Wala pang ano po. Oh, ngayon, kayang-kaya pala kayong tibuloy, no? Ang tagal na. Ang tagal na po niyan, no? Okay, nakapag-rally na lahat. Nandiyan lang pa pala sa Davao, nag-birthday na. Oh, inaugurate na yung kingdoms, ano? Baka bigla kayong magulat, nandun siya, di ba? Eh, tapos, naniniwala kayo doon sa regional director, di ba? Eh, syempre, baka, ano naman, sinasabi lang niya yun, na, ano, pero hindi niya kaya, hindi niyo kaya. At ang maganda niyan, lahat palitan, no? Davao, Davao Regional Office, lahat ng pwisto, palitan, no? Pa, yung Visayas, no? Yung Visayas na turf ni Romualdez, kundalhin, no? Pag-uhuli-huli niya, eh, imposible naman. Di ba? Kayang ka, eh, biruin mo yung sa, ano, hindi makapasok ang, ano, mga tao dun sa naging private, pero private naman yon yung, ano na, headquarters ni Kibuloy. Ah, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo so that you can be a part of this growing family. We are now 7,521 subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo guys. God bless you.